Pero nakikita din natin na ma-overcome nyo din itong mga problema na to, guys. Very challenging, pero ma-overcome nyo. Ibig sabihin, malalampasan nyo and magkakaroon din kayo ng magandang progress basta tuloy-tuloy lang kayo sa inyong pagsisikap, mga kapiks. Okay? And sa love naman, ito naman guys, napakaganda ng relationship nyo. For some of you guys, parang feeling ko nare-rekindle yung inyong relasyon, lalo na kung kayo ay nagkaroon ng tampuhan, ng awayan. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong November to December para sa Taurus and Moon Rising Sign and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong November ay sa November 1, tapos yung next na New Moon naman natin mga kapiksi ay sa December 1. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. And by the way mga kapiksi, no, naka-upload na lahat ng 2025 kapalaran para sa bawat zodiac sign. If in case hindi nyo pa napapanood yung video nyo guys, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage. Hanapin nyo na lang yung para sa video nyo mga kapiksi. So ito yung moon message para sa inyo. Look at the bigger picture. Napakaganda mga kapiksi, no. So ang tendency kasi natin mga kapiksi, we always look for the negative side, di ba? Yung mga negative yung na-highlight natin, yung mga hindi mga magagandang nangyayari sa buhay natin, pero hindi natin nakalimutan natin na tingnan yung bigger picture, yung mga magagandang nangyayari, yung kumbaga hinahanap natin yung mga wala tayo, pero yung mga meron tayo hindi natin na-appreciate. So, baliktad mga kapiksi, no? Dapat we always appreciate kung ano man yung meron tayo, guys, no matter how big, no matter how small. And sabi ko nga, guys, the more na appreciative kayo, the more na grateful kayo sa mga blessings nyo, palagi, the more na dadami or ini-invite nyo yung blessings sa buhay nyo mga kapiksi. Okay? So, always be grateful, always look at the positive side of everything, eliminate the negative, accentuate the positive mga kapiksi. Palaging titigan or tingnan yung positibo kaysa sa mga negatibo. Yung mga negative guys, by all means, iwasan nyo, no? Pikit mata, huwag tingnan, huwag pansinin, dead ma. And always look for the positive side, okay? Attune to the moon guys, take time out for a mini break or adventure, okay? So if napapagod na kayo, if na-stress kayo, if de-depress kayo or exhausted kayo, pahinga lang ang katapat niyan mga kapiksi most of the time, okay? So pahinga lang, divert niyo yung attention niyo sa ibang bagay, okay? And para mawala yung mga stress niyo guys. For some of you, kung meron kayong mga problema, guys, no, this situation may have come around because you've been distracted. Na-distract ka dun sa mga goals mo, na-distract ka dun sa mga desires mo. Instead, nag-focus ka dun sa mga problema mo, sa mga challenges mo. And sabi ko nga, guys, whatever you focus on, manifests. So, kung ano yung finofocus ng attention nyo, yun yung nagmamanifest. Kaya nga, sabi ko kanina, by all means, yung mga negative, wag nyong pansinin. Kasi the more na pinapansin nyo siya guys, the more na binibigyan nyo siya ng power sa buhay nyo. Alright? Be confident, no? Importante yung maging confident ka sa sarili mo guys. Dito sa channel natin, mayroon tayong self-love na subliminal. So, nandun yung mga affirmations about having self-confidence. Being strong, being good enough. So, pwede nyo pakinggan yun, guys. Makatulong yun sa inyo. Have you shown that you care? If not, now is the time. Pinaparamdam mo ba sa mga tao, sa paligid mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, na mahal mo sila, importante sila sa'yo, mahalaga sila? If not, gawin mo na, okay? Kasi kailan mo pagagawin pag wala na sila sa buhay mo. Find a balance between speaking your mind and saying too much. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng nasa isip mo, sinishare mo. There are things na
pwede mong sabihin kung makakabuti sa iba, pero kung makakasama and alam mo na makakasakit, keep it to yourself, no? Sabi nga nila, kung wala kang ambag, manahimik ka. Alright? Okay. So, comment down below. Tolus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Ngayong new moon season, shuffle ko itong mga kapiksi habang sinashuffle ko ito. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Sobrang ganda. And Taurus, ito yung ating moon energy. Kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. So dito guys, this is both negative and positive. Meron dito yung presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart, mga kapiksi. Dito guys, nakikita natin na for some of you, medyo nagkakaroon ng konting problema sa kaperahan, pero ma-overcome nyo to with this chariot card energy. So, ibig sabihin, pwedeng na may nanlalamig yung pera, kinakapos sa pera, nagkakaroon ng financial struggles, nagkakaroon ng financial loss. Yung iba naman, pwedeng merong kayong source of income, pero parang yung iba, medyo nakinakapos-kapos, nagkakaroon ng utang, ganyan. So, parang it's never enough, no, for some of you. Hindi naman lahat mga kapiksi, but for some of you, pwedeng na-experience nyo ito. Parang there are more claims on your money. Ibig sabihin, masyadong maraming bayarin, masyadong maraming expenses na yung iba, parang hindi masyadong nagkakasya yung kinikita. So, yung mga ganito naman, guys, kung kulang yung sinasahod, let's say, for example, may trabaho ka, kulang yung sinasahod mo, kailangan mong mag-isip ng extra source of income, diba? It's either dalawa kayo mag-asawa na magtrabaho, o kaya naman mag-side hustle, magtinda, mga kapiksi. Yun yung pinaka-the best para matulungan yung ating sarili, mga kapiksi. Kasi there are some cases na pag inasahan lang talaga natin yung sahod natin, hindi talaga kakasya, lalo na kung maraming expenses. Eh, tayo naman mga Pinoy guys, madali tayong dumiskarte, diba? Tinda-tinda lang tayo ng mga banana cue, fish balls, tusok-tusok, diba? Solve na. So, gawa paraan mga kapiksi, habang maiksi ang kumot, magtiis mamuluktot, pag mahaba na at malapad, tsaka magunat-unat, okay? Pero nakikita din natin na ma-overcome nyo din itong mga problema na to guys. Very challenging, pero ma-overcome nyo. Ibig sabihin, malalampas sa inyo and magkakaroon din kayo ng magandang progress basta tuloy-tuloy lang kayo sa inyong pagsisikap mga kapiksi. Okay? And sa love naman, ito naman guys, napakaganda ng relationship nyo. For some of you guys, parang feeling ko nare-rekindle yung inyong relasyon, lalo na kung kayo ay nagkaroon ng tampuhan, ng awayan. Pwedeng nagkahiwalay yung iba sa inyo or nag-ghosted, ganyan. Pero for some of you, this is a very positive energy kasi nare-rekindle yung relationship ng iba sa inyo. So, nandun yung chance na magkasundo, pwedeng magkabalikan, magkaroon ng reconciliation, mga kapiksi, magkabate, guys. And madugtungan pa yung inyong matamis. Yeah. Matamis na pagmamahalan.
sa isa't isa, mga kapiksi. Okay? So, yan, very positive. Kung kayo naman ay single, mga kapiksi, maaaring may mag-confess sa inyo ng feelings. Pero ito, guys, parang medyo mababaw pa. Mababaw type of confession. Pwede mga crush-crush pa lang. Admiration, infatuation. Hindi talaga siya love, no, na matindi yung tama. Unless siguro ma-develop na lang kayo na sa isa't isa if matagal na kayong magkakilala. Pero very, very light lang, mga kapiks. So, i-mind man yan sa comment section. Mind, love connection. Mind, harmonious relationship. Mind, second chance. Reconciliation, magkabate. And itong success, guys, overcome problems. Yan, overcome challenges. I-mind man yan, guys, sa comment section. What else, Taurus? Tingnan pa natin yung mga energies nyo ngayong no moon, mga kapiksi. So, for some of you guys, ayan. So, dito, yung sinabi ko kanina na maaaring may magbalik talaga, no, maaaring talagang magbalik yan pagdating sa relationship. Very malakas yung energy na may magbabalik. Kung nag-away kayo, magsusorry itong person mo, magbabalik, as in, pwedeng makipagbalikan, pwedeng i-win over ka nito, as in, parang gusto niya makipagbalikan, gusto niya makipag-ayos, gusto niya ng second chance or another chance dun sa relationship nyo. So, kung kayo ay nagpapabalik, good news yan sa inyo, pero sa mga ayaw magpabalik, hindi ko alam kung good news yan sa inyo. Pero if ever man na naka-resonate kayo, guys, comment down below. And sa mga nagpapabalik ng mga jowa nyo, guys, no, there's nothing wrong with that. Kanya-kanyang decision yan sa buhay. Pero meron tayong mga subliminals na pwedeng makatulong sa inyo. Pampabalisa, pampamiss, pampabalik. Yan. Tatlong yan. Tsaka yung pampabaliw kung gusto nyo idagdag or pampamahal. Pag kinombo-kombo nyo, napakagandang resulta niyan para bumalik yung mga jowa nyo, mga kapiksi. Okay? And on the good side, ito naman, guys, nakikita natin. Sabi ko nga sa inyo, guys, makaka-overcome din kayo sa mga financial struggles nyo, financial problems nyo, kasi maaaring may dumating na magandang opportunity din sa pera sa inyo. Ito yung mga side hustle na sinabi ko sa inyo na pwede nyong pagkakitaan, mga kapiksi. And for some of you naman, parang tutulungan ka naman ni universe na malampasan mo yung mga money problems mo sa pamamagitan ng good karma. Lalo na kung nag-imbak kayo ng good karma. That's why it's very important, guys, na nag-iimbak ng good karma palagi. So, habang kaya nyo tumulong, may kapasidad kayo, may kakayahan kayo, tumulong kayo, mga kapiksi, kasi parang ano yan, guys, deposit, no? Parang bangko, nag-deposit kayo sa mga bank account nyo. Ganun yung karma, mga kapiksi. Ganun yung nagagawa ng good karma. And pag binalik yan sa'yo ni universe, may interest yan. Parang time deposit, no? Pero yung interest niyan sobrang laki, as in walang katapat yung bangko. Okay, so ganun ang kagandahan na nagtatanim, nagde-deposit ng good karma, guys. Okay, kasi kayo talaga yung makikinabang dyan, mga kapiksi. So, i-mind-mind nyo yan, guys, sa comment section. Mind good karma, mind reconciliation, mind pagbabalik, mind, ano pa ba, maka-recover, yan. So, i-mind-mind nyo yan, guys, sa comment section. Yan yung mga positive energies nyo, Taurus. Comment down below if naka-resonate kayo, guys. And ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.